Bandang alas 2 ng madaling araw nitong March 7, makikita ang isang lalaking nakatakip ang mukha na lumapit sa mga kahero ng isang convenience store sa Santa Mesa, Maynila. Maya-maya pa, naglabas siya ng baril, ikinasa ito at inutusan ng isa sa mga staff na ilabas ang pera sa kaha. Nang makuha ang isang plastic bag ng mga pera, itinago na niya ang kanyang baril at naglakad palabas ng tindahan. Sa isang follow-up operation, nahuli ang suspect ng Manila Police District Police Station 8. Dito na nalaman na isang retiradong sundalo ang sangkot sa robbery holdup. Mahigit isang linggo matapos ang insidente, pinuntahan ng reporter's notebook ang station na nakadakip sa suspect. Ipinakita ng kanilang information officer ang motorsiklo na naging susi raw para maaresto ang suspect. Iniwan niya to sa labas ng convenience store. Alam ko, wala nang ganitong model, tsaka bihira na lang gumagamit. It was instrumental in his arrest. Nasa halos 12,000 pesos ang natangay ng suspect sa convenience store. Ang sabi niya, parang may problema sa mga anak niya na may mga sakit. Siguro yung nakukuha niyang pension ay hindi sapat. Kasalukuyang nakadetain sa police station ang dating sundalo. Nahaharap siya sa kasong robbery. 100,000 pesos ang ipinataw na piyansa sa kanyang kaso. Tapos may na-recover din sa kanyang mga ammunition. We also found out that yung baril ay lisensyado naman. Sinubukan ng reporter's notebook na kunan siya ng pahayag, pero tumanggi siyang humarap sa amin. Sa imbestigasyon, lumalabas na isang buwan bago holdupin ang convenience store sa Santa Mesa, nauna na palang hinoldup ng suspect ang isa pang convenience store sa Sampaloc, Manila nitong Pebrero. Natunton ng reporter's notebook ang branch ng convenience store na naunang ninakawan ng suspect. Pero umalis na raw ang mga tauhan nilang nakainkwentro ng suspect dahil na rin sa takot matapos ang insidente. Tapo. Sinubukan din ng reporter's notebook na makausap ang pamilya ng dating sundalo. Tumanggi ang kanyang anak na humarap sa kamera. Pero kinumpirma niya na mahigit 30 taong nagsilbi sa Philippine Army ang kanyang ama. Sinubukan ng reporter's notebook na kunan ng pahayag ang Armed Forces of the Philippines para itanong kung maapektuhan ang pensyon at iba pang mga benepisyo ng mga retiradong sundalo na nasasangkot sa krimen. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, hindi na raw nila sakop ang mga retiradong sundalo. Pero paalala nila, dapat mapanatili ang mga prinsipyo at disiplina na itinuro sa kanila nung nasa serbisyo pa sila. Maging ang mga kasalukuyang naninilbihan bilang taga-protekta ng mamamayan, ay nasasangkot din sa iba't ibang uri ng krimen tulad ng robbery. Sa Toledo, Cebu, nakunan pa ng CCTV ang isang patrolman na nang-hold up ng isang kooperatiba. January 15 nitong taon, pumasok sa tanggapan ng isang kooperatiba sa Toledo City, Cebu, ang isang lalaki na nakabonet. Makikitang itinulak niya ang gwardiya habang may nakatutok sa katawan nito. Nang marating ang counter, inabot niya ang daladala niyang pulang bag at pinalagyan ito ng pera. Nang mapuno ang bag, tinutukan niya ng baril ang mga customer. At saka mabilis lumabas ng establishmento. Ayon sa imbestigasyon ng Toledo Police, nasa 200,000 pesos ang natangay ng suspect. Ang kawatan, isa palang patrolman na naka-assign sa mismong police station nila. Napag-alaman din na ang motorsiklo at baril na ginamit niya sa pang-hold up ay ang service vehicle at baril na inisyo sa kanya bilang police. Hindi sa CCTV footage, magkapareha yung ano niya, yung service firearm at saka firearm na ginamit niya sa krimen. Sinampahan siya ng kasong robbery with violence against and intimidation of person. Nakapagpiyansa na raw ang patrolman sa halagang 300,000 pesos noong January 26. Pero ayon sa Toledo Police, nasa restrictive custody ang suspect sa Cebu Police Provincial Holding Unit habang gumugulong ang kaso. Ibig sabihin, hindi sila maaaring lumabas ng kampo ng kahit anong oras. February 13, makikita ang isang puting van na kumakaripas palabas ng isang subdivision sa Kawit, Cavite. Muntik pa nitong mabangga ang isang sasakyan sa intersection.
Sa imbestigasyon ng Kawit Cavite Police, lumalabas na ang mga sakay ng van, mga pulis at ilang sibilyan na papatakas daw mula sa panluloob sa ilang bahay sa subdivision. Ayon sa mga otoridad, daabot sa mahigit 200,000 piso ang halaga ng mga ninakaw ng mga suspect, kabilang ang pera, cellphone at iba pang gamit. Pinasok nila, iginapos nila yung mga biktima, kinuha nila yung mga gamit ng mga biktima at pera. Pagkaalis ng mga nanloob, agad tumawag sa Kawit Municipal Station ng mga biktimang iginapos ng mga suspect. Nang matunton ng mga pulis ang puting van, na pag-alaman nila na nirentahan ito ng 2 senior master sergeant na naka-assign sa intelligence unit ng Cavite Police at isang police corporal na naka-assign naman sa drug enforcement unit ng Laguna PNP. Yung mga suspect natin, kung saan naman sila pumunta sa Cavite, sa provincial office. Doon agad na silang na-relieve, pa rin nila tinatagi yung krimen, pero malakas po yung ebidensya natin. Nag-file po tayo ng 2 counts of robbery in van. And then yung mga police po natin ay mayroon pa po silang administrative cases na kinakaharap. Ayon sa PNP Calabarzon, kasalukuyan ng naka-restrictive custody sa Camp Vicente Lim sa Laguna ang 3 pulis habang naghihintay ng warrant of arrest. Basta may tiwaling pulis o may kasong kinasasangkutan ng isang pulis, ang laging sinasabi ng PNP, iimbestigahan nila, pananagutin nila. Kaya nandito tayo ngayon sa PNP Internal Affairs Office dito sa Camp Crame. Kukumustahin natin yung status ng ilan sa mga kasong ito. Sa totoo lang, meron ba na napaparusahang mga pulis? Yes, marami naman po. Based on sa ating statistical data dito sa Internal Affairs Service, marami na pong kasong na-file and marami na katayong pulis na na-dismiss from the police service. Dito sa incidents of robbery from the period covering 2016 to 2023, nakapag-resolve na tayo ng 243 administrative cases and this involves 903 police personnel. Out of this 903, 475 were recommended to be penalized. So, ibig sabihin, yung 428 ay exonerated. Doon sa record namin, ang mga may rank na pinakamarami dito ay yung may rangong corporal. Dagdag ng IAS, kahit na for dismissal ang kanilang rekomendasyon sa maraming kaso matapos ang masugid nilang imbestigasyon, nasa PNP chief at iba pang departamento pa rin daw ang huling hatol sa isinasampang administrative cases. It is depending on the result of the review. The policy says that our power is only limited to recommend the appropriate penalty. Kung makalusot man sa kasong administratibo ang mga sangkot, may kasong kriminal pa rin silang pwedeng kaharapin sa korte. Inilista ng Reporter's Notebook ang ilan sa mga kontrobersyal na kasong kinasangkutan ng ilang pulis sa mga nakaraang taon. Ang tanong, may umusad ba sa mga kasong administratibo na isinampa laban sa kanila? Ito kasi sir, ay mga kaso na napasadahan ng Reporter's Notebook. Ito naman sir, kuha sa CCTV. Pumarada yung pulang kotse at pumasok sa isang iskinita yung sakay, tinarget yung isang computer shop. Pinagnakawan nila sir. Ang nakalagay lang dito na status is restricted in MPD. Kumusta na itong mga pulis na to sir? They already dismissed. Ito pa yung pan. Status nila dismissed from the police service. Dismissed, sir, from the police service. Nakasuhan to, sir. Yes, this is our charge sheet. So, noong March 27, 2023, sa kahabaan ng Rizal Avenue, pinilit agawin ng isang lalaki yung belt bag ng street vendor na si Eddie. May lamang pera na galing sa ayuda ng DSWD yung belt bag ng biktima. Ang nakalagay na status dito, sir, ay restricted. So they were already dismissed. Dismissed na to, sir? Yes, ma'am. Wala raw sa records ng IAS ang iba pang mga insidenteng inilapit ng Reporter's Notebook. Pero gate ng IAS, patuloy sila sa pagtugis sa mga kapwa pulis na nasasangkot sa krimen. Kapag tayo ay nakasuhan, isipin natin na mawalan tayo ng source of livelihood and we should always do the right thing. At all time, in all circumstances, kahit na walang nakatingin sa atin. Kaakibat ng uniforme, baril at ranggo na ipinagkaloob sa kanila, ang mandatong protektahan ang bawat sibilyan. Pero sa mga pagkakataong nagagamit ang kanilang kapangyarihan para gumawa ng krimen, dapat lang na mahuli sila at mapanagot sa batas. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.
ngayong panahon ng tag-init, isang kalaban ang sinasagupa ng mga onion farmers sa Nueva. Ayon sa kanila, sinisira nito ang pinaghirapan nilang pananim. Dahilan kaya halos wala nang matira at mapakinabangan pa sa mga ani nilang sibuyas. Ano nga ba itong kinakatakutan ngayon ng mga onion farmers? Ngayong araw, inabutan naming nagmamadali si Mang Rufino papunta sa kanyang sakahan. Nabalitaan kasi nilang pinipeste na ang kanilang mga pananim na sibuyas at nang buksan ang mga dahon ng sibuyas. Tama ang kanyang hinala. Unti-unti na ngang pinapapak ng mga armyworm o mas kilala sa tawag na harabas ang loob ng kanyang mga pananim. Kaya po Epo, karami nilo. Ito. Ang mga namumuting dahon ng sibuyas, senyales raw na nauubos na ito ng mga harabas. Kanya-kanya silang dahon, tapos mangingitlog uli. Pagka naubos niya, ililipat uli sa kabila. Sa pag-asang may maisalba pa, humingi ng tulong si Mang Rufino para agad na maani ang kanyang mga pananim. Ito po, inagaw namin sa uod at wala pa nga sabon eh. Pero dahil unti-unti na itong inuubos ng uod, napilitan na silang mag-ani. Magsi-70 pa lang eh, diyas eh. Pinunot na namin, gawa ng sinisira na ng harabas. Ayon sa pag-aaral ng National Crop Protection Center, kasagsagan ng El Nino noong 2016, nang unang magkaroon ng onion army worm o harabas outbreak sa Pilipinas. Unang tinamaan nito ang probinsya ng Nueva Ecija, na kilala rin bilang onion capital ng bansa. Pinaniniwala ang galing ito sa bansang China, Japan at Korea na nadala ng hangin papuntang Pilipinas. Ang mga harabas, mas nabubuhay at dumarami raw tuwing tag-init. Kung tutuusin, taon-taon ang problema ng mga kagaya ni Mang Rufino, ang problema ng harabas. Pero ngayong taon daw ang pinakamalalang pamimeste sa kanilang mga sakahan. Sinubukan na rin daw nilang gumamit ng iba't ibang klase ng pesticide. Pero ang inaasahan nilang pangontra sana sa mga harabas, hindi raw epektibo. Hindi ko po alam, dahil marami na pong gamot na ginamit dyan, hindi namin mapatay eh. Umabot ng 70,000 pesos ang pinuhunan ni Mang Rufino sa kanyang mga pananim na sibuyas, kasama na ang gaso sa paggamit ng pesticide. Pero ngayon pa lang, alam na niyang wala na siyang kikitain. 70,000 na yun. Madadagdagan uli ng mga 10,000 siguro sa gitas, buriki at saka yung taong upahan, pati yung mag-aakot. Kaya yung sa akin yun, baka hindi pa umabot na 100,000 yan. Aakot ko pa po yan sa Jimmy. Dahil sa nangyari, wala na raw magawa si Mang Rufino, kundi maghintay ng susunod na anihan para subukang makabawi. Pakahirap magsibuyas. Tapos minsan lang sa isang taon yan. Kaya nga po pagyari ng sibuyas, salamat ka kung may pambili ka ng bigas. Bago lumubog ang araw, naabutan din naming isa-isang pinupulot ni Mang Ed ang mga harabas sa kanyang mga pananim. Ito raw kasi ang oras na mas lumalabas ang mga harabas na nagtatago sa bawat dahon ng sibuyas. Pinuputpod na po yung mga sibuyas eh. At wala na po kami maisip na paraan na mai-spray. Kaya po ang ginagawa po namin ay minamano-mano na lang po yung pagkuha dun sa uod. At para masigurong hindi na kumalat sa iba pang pananim ang mga nahuling peste. Ganito po ang ginagawa namin. Pagka yun ang nabibitas na kukuha na ho namin, sinusunog na ho namin lahat para hindi na ho kumalat. Mas mainam po yan, talagang sunugin na lang po. Kinabukasan, dalawang bata ang naabutan namin sa sakahan ng sibuyas. Ang magkaibigan na TJ, 11 taong gulang. At DJ, 6 taong gulang. Bit-bit ang kanilang mga timba. Matyagang sinusuyo ni TJ ang bukid upang bungkalin ang mga natirang sibuyas. Habang si BJ naman, kinakapa ang mga itinapon na dahon ng sibuyas. Nagbabaka sakaling may makikita siyang bunga sa ilalim nito. Nang mga lahati na ang dala nilang mga timba, na pagdesisyonan na magkaibigan na umuwi. Ibibenta raw nila ito sa mas mababang halaga. Para po pangbaon-baon po namin. Bili-bili po ng bigas, tas ko ng ulam.
Sa datos ng Department of Agriculture, umabot na sa 18 hektaryang onion plantation sa bansa ang napisala ng harabas ngayong taon. 2,400 hectares naman ang partially damaged at may pag-asa pang maka-recover. Isa raw sa mga alternatibong paraan ay ang paglalagay ng mga sibuya sa isang cold storage facility. Sa Bungabon, Nueva Ecija, dalawang cold storage facility ang ipatatayo ng lokal na pamahalaan para sa mga magsisibuyas. 250 pesos kada sako ang bayad sa loob ng 6 na buwan. May options sila to store muna yung mga produce nila kaysa ibenta nila dun sa mababang price nga na yun. Pero sa kasalukuyan, puno na ang cold storage facility. Pipilitin po natin masiksi. Pag po sumobra naman, yung quality po ng sibuyas, baka makuhan po yung sa magsiksikan, hindi na po kaya ng lambing. Nagbigay rin ang lokal na pamahalaan ng Bungabon ng ayuda para sa mga apektadong onion farmers. Ayon sa SINAG, bukod sa assistance na ibinibigay ng pamahalaan, mahalaga na magkaroon ng Onion Research Center sa Pilipinas. Kasi for development and progress ito. Yun ang katotohanan doon. Para hindi tayo manatili sa dating teknolohiya. Minsan ang inihain sa Kongreso ang House Bill number 1379 o ang pagtatatag ng Philippine Onion Research Institute. Layunin itong mapataas ang produksyon ng sibuyas sa bansa, pagtatayo at operasyon ng isang Central Experiment Station kung saan gagawin ang mga pag-aaral para maparami ang supply ng sibuyas sa bansa. Pero hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ito. Meron ho tayo sir tinatawag na insect resistance. Gusto po sana namin i-encourage yung integrated pest management. At saka sir, yung Philippine Good Agricultural Practice. Kung saan yung sanitation, yung tamang pagtatanim, calendar ng planting, at timpong maplano. Kailangan mag-adjust. Mag-adjust sa mga farmers. At kailangan yes, mag-adjust din lalong-lalo na ang gobyerno din. Yes, definitely. Kung meron po sana tayong sustainable na budget para sa pest management, sa biosecurity, and of course, yung ating pong support sa ating mga agricultural extension. Malaki na ang perwisyo ng pesteng harabas sa mga maliliit na magsasaka sa bansa. Kailangan-kailangan daw nila ang tulong at suporta ngayon. Hindi po namin alam kung tutulungan po kami ng gobyerno sa ganito pong problema po namin sa aming mga pananim. Para muli silang makabawi at muli silang makabangon. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.